Oh, magandang araw sa inyo guys. Ngayong araw, itutor ko kayo sa aming engine room. At ipakilala ko kayo guys sa aming mga aso dito sa engine room. Ay, este sa aming mga machinery pala guys. Kaya tara guys, let's go. Pero bago ako bumaba guys, nagmuni-muni muna ako sa labas. At may nakita akong isang ibon guys. Iwan ko guys ang anong ibon ito. Klaseng ibon yan guys, oh. Comment nyo nga guys kung anong klaseng ibon yan. Malapad yung uso guys, malapad din yung mga paa niya. Parang pato ata to. At palipat-lipat pa nga siya guys, oh. At nilapitan ko nga siya, natakot ata sa akin guys. At gusto niya pa guys umapon sa railings ng aming barko. Pero bigla siya napaisip guys, malapad pala yung mga paa niya. Kaya ulo niya na lang sinapit niya. Tinapoy ko na nga siya guys, sabi ko lumipat ka ng mataas para makauwi ka sa bahay mo. Pero mababa palang lipat guys, sabi ko lumangoy ka na lang para makauwi ka. At so ayun na nga guys, bumaba na si Makoy guys. Papunta pala yan guys sa aming lucky room guys. Para makapagpalit tayo ng ating safety shoes guys. Dahil kailangan nating protektahan yung ating mga paa guys. Kasi pag mahulugan yan guys ng matitigas na bagay. Yan ako, ewan ko lang guys kung makalakad ka pa ng isang buwan. At hindi mabawala dyan guys yung earplug guys para sa ating tinga. At yan yung pinaka-importante guys. Para hindi mo marinig ang mga chismosa mong kapitbahay. Yun di punggol. Pero kahit ilang earplug pa yan itakip ko sa tinga ko, maririnig ko pa rin mga chismosa naming kapitbahay doon. Sobra pa sa mga sound system yung mga bunganga. Kanami, sungsungan sa mga dulyari sa mga baba ay karon pang-losiyon. Oh, balik na tayo sa nagkwento guys. Bababa na pala dyan si Makoy guys. Yan pala yung portal guys papunta sa aming engine room. Na pagbukas mo, di mo alam kung saan ka pupunta sa langit or sa impyerno. Dahil sa sobrang init, maluluto pati itlog mo. Ganyan kainit dito sa aming sa engine room guys. So ito na nga guys, yung una mo makikita dito yung aming generator sa baba. Pero mamaya na yan guys, pauna muna tayo dito sa aming waste oil. Ito pala yung tinatawag na waste oil tank guys. Ang trabaho nito guys, for evaporation. At ito naman yung tinatawag na incinerator guys. Ang trabaho nito ay magsunog ng mga basura. At ito naman tinatawag guys na aircon compressor. Dalawa pala to guys pero isa lang yung ginagamit. At ang trabaho naman nito guys, sa pangalan pa lang guys na aircon compressor, ay siyempre ginagamit ito sa aircon. Kala nyo sa akin ha? O ito naman yung tinatawag na repair compressor guys. Para naman ito sa mga provision guys. Ang trabaho naman nito guys, ay magbigay ng lamig sa aming mga repair. Yan yung nilalagyan ng mga frozen foods guys. At ito naman yung tinatawag na air compressor guys. Ang trabaho naman ito guys, ito yung pinagkukunan namin ng hangin guys na pinapandar sa main engine at sa mga generator. In short guys, lahat ng hangin na ginagamit dito yan ang gagaling. Oh, at ito naman yung tinatawag na main engine guys. At ito yung tinatawag ng mga seaman guys na heart of the ship. Dahil kung wala to guys, walang buhay yung barko at hindi tatakbo yung barko. At ito naman yung tinatawag namin na engine control room guys. At dito mo rin makikita yung lahat ng mga controller sa mga machinery. At dito mo rin makikita yung lahat ng mga kupal, alright. Kaya lang yung guys, kaya balik na tayo sa aking kwento. Oh, munti ko na pala makalimutan to guys. Ito pala yung tinatawag na boiler. At dito pala sinusunog yung mga kupal sa barko guys. Char lang guys, joke lang. At ang trabaho naman ito guys ay nagproproduce ng steam na ginagamit sa preheating ng main engine. At sa lahat ng mga steam na ginagamit sa engine room. At ito naman yung aming generator guys. Meron kaming tatlong generator dito guys. At ang trabaho naman ito, nagproproduce ito from mechanical to electrical. Dito nanggagaling aming mga kuryente guys na ginagamit sa ilaw at sa mga machinery namin dito. At ito pala yung inaalagaan ko dito guys. At marami pa dahil ganyan ako kasipag. Oh, at ito naman yung tinatawag na purifier guys. At ang trabaho naman ito guys, sineseparate niya ang tubig at ang langis guys. In short, nililinis niya muna ang fuel guys bago i-deliver doon sa aming main engine. At ito naman yung tinatawag na oil water separator guys. At ang trabaho naman nito guys, sineseparate niya rin ang tubig at langis bago i-discharge sa dagat. At yung pinakahuli guys, ito yung tinatawag na sewage tank o sewage treatment plant. At dito na pupunta yung aming mga dumi guys. O tinatawag na... tae. O tabi-tabi lang sumakain dyan.